Video. Okay, ito muli tayo sa ating panibagong video. At samahan nyo muli ako sa araw na to dahil gagawa muli tayo ng panibagong set. At ito sa set na ito mga kabideo, okay, ang gagawin natin is home theater or tower kung tawagin at pang indoor. Kaya sa ating mga kabideo, okay natin dyan na may mga katanungan tungkol dito sa set na to mga kabideo, okay, abangan nyo na lang po hanggang dulo ng ating video para malaman nyo kung magkano at sa ating mga sukat na rin. At itong set na ito mga kabideo, okay, is para kay Sir Edison Iglesia ng Quezon City. Kaya umpisa na natin. At heto na nga mga kabideo, okay, nabuo na natin yung ating box. At kung ilang kahoy ang nagamit natin dito is kulang yung isa. Okay? Bali, isa at 1/4 yung nagamit nating kahoy dito. So, sa mga sukat mga kabideo, okay, para sa side natin, 2 pieces na side. Ang tabas po natin dyan is 45.5 cm by 105.5 cm. Yan po yung taas natin. At ang lapad natin is 45.5 cm. 2 pieces para sa ating dalawang side. And then para sa likod at harap ng ating box, ang sukat po niyan is 105.5 cm by 21 cm. Likod at harap. And then ito naman yung ating itaas at baba. Ito po yung sukat natin. 45.5 cm by 24.7 cm. So, yan po yung ating mga sukat sa tabas. At sa pagkakataon ito mga kabideo, okay, ina-apply natin ng textured na walang buhangin. Okay? At after natin i-textured ito mga kabideo, okay, patuyin natin and then saka natin liliyahin at saka natin bubugahan ng ating Pioneer Epoxy para mas matibay. So ito na mga kabideo, okay, na-apply na natin yung ating textured. Yung ating textured mga kabideo, okay, hindi natin nilagyan ng buhangin. Okay. Kulay brown. At pag natuyo na to, pipinturahan na natin. Pero bago natin pinturahan, syempre kailangan nating liyahin. So ito na mga kabideo, okay, nalihan na natin yung ating speaker box. At pinturahan muna natin ang kulay black. Black na enamel, gloss. At hinalaan natin ng paint thinner. At gamitan natin ng spray mga kabideo, okay, para mas mabilis.
At after natin pinturahan mga kabidyo, okay, tuyo na yung ating black na pintura. I-apply naman natin yung ating Pioneer Epoxy para sa ating last coating. Bali, dalawang patong yung gagawin natin dito mga kabidyo, okay. Okay, ito yung ating spray na gagamitin. Okay, second coating natin mga kabidyo, okay? So ito na mga kabidyo, okay? At lalagyan natin ng rubber bit. Okay, yung ating rubber bit galing sa Shopee. Bili natin. So ito na, lalagyan na natin ng rubber bit. Okay, lagyan natin yung ating accessories. Okay, lagyan natin yung handle. So, ito na mga kabidyo. Okay, pakita ko muna sa inyo yung ating box at yung ating mga gamit na ikakabit bago natin ikabit or i-install yung ating mga speaker. Ang ating side, nakabit na natin yung ating plastic handle at ang loob ng ating speaker box. Ang ating mga speaker at gagamit tayo ng dividing network CN2600 2-way 600 watts at Crown brand. Ang ating tweeter Kibler NT38 Neodymium 200 watts. Ang ating D8 na speaker Pro 850 PA instrumental at 150 watts 8 ohms mga kabidyo, okay, 4 pieces para sa isang box. At ang ating subwoofer Crown brand ang ating mga speaker at Pro SW1545 yung ating subwoofer, dual terminal. So, ikabit na natin mga kabidyo. Okay, nalinyahan na natin at ipakita ko muna sa inyo yung ating linya. Sa ating mga speaker, ang connection natin series and parallel mga kabidyo, okay. Series and parallel dito sa ating apat na speaker. Itong dalawang to naka-series sila at naka-series dun to. Positive dito pumunta sa negative dito. Positive dito pumunta sa negative dito.
And then yung negative nito at positive nito dumiretso sa ating or dediretso sa ating dividing network. So ito yung dulo ng ating wire, naging isa na lang, diretso sa ating dividing network. And then yung ating tweeter, wala na po tayong ginamit na capacitor dahil dediretso na sa ating dividing network. Series and parallel combination ng ating linya. Tingnan natin sa whooper at ito naman sa ating tweeter. And then ito naman yung ating speak-on para sa ating subwoofer. Ang ating air vent size 3. So ito na mga ka-video, okay yung ating subwoofer. Ang ating subwoofer, ulitin lang natin. Ground Brown size 15 at Pro SW1545 at ang wattage niya is 300 to 450 watts. Dual intense or dual coil. Okay, parallel connection natin mga ka-video, okay? Positive nito, positive dito. Negative nito, negative dito. And then ito is pumunta sa ating speak-on. So ayan yung ating speak-on. Okay, sarado na natin. Okay, setup na natin mga ka-video. Okay, para na soundcheck na natin.
Video, okay na sound check na natin itong ating binuo na home theater or tower kung tawagin. Ipakita ko muna sa inyo yung ating linya dito sa set na to. Okay, at isa-isahin na rin natin yung ating mga gamit dito. Dito sa set na to, mga kabidyo, okay, meron tayong mixer na Keebler 8BT, SMX 8BT, 8 channel, at meron na po siyang FX 16. So meron din tayong player na Maestro 2. Updated na po yung ating player. At ang ating Sakura 502. At ang ating Sakura 735. Okay, bali dalawang amplifier yung ating ginamit dito. At isa-isahin na natin yung ating mga connection dito. So, itong linya na ito, mga kabidyo, okay? Sa main out, ayan, main out, left and right,
Itong linya na to is pumunta sa ating Sakura 735. Nakasaksak siya sa A. At ito yung ating linya sa ating speaker. Ayan. Sa A tayo, left and right. Ayan, ang ating positive or yung ating pula. Ayan, itong may guhit na pula na to dito sa red na to. And then ito yung ating ground. Kaya hindi sa ating kabila. Basta itong may red na to para dito sa red. Itong 735 na to mga ka-video, okay, is nakasaksak or ginamit natin pang mid-high. Okay? Ito yung ating mid-high, Sakura 735. Sa ating subwoofer ang ginamit natin at ang ating linya. Ang ating amplifier, 502 para sa ating subwoofer. Yung ating input sa ating amplifier, dito tayo kumuha ng source sa ating mixer. Ayan. Dito tayo sa tape out. Tape out. Itong linya na to is pumunta sa ating 502. Ating output. Papunta sa ating 502. Ayan, sinaksak natin sa subwoofer base. Super base. Sinaksak natin sa super base. Ang ating linya nasa A tayo. Yung may pula sa pula, and then itong walang pula sa black ground natin. And then ito namang linya na to sa input natin. Ito yung ating magiging forma dito sa ating mixer. Input, papunta po ito sa ating player. Okay, magpapalabas tayo ng sound galing sa ating player na TJ Maestro at audio output. Itong yellow na to pumunta sa ating video out or video input. Papunta sa ating TV monitor. Itong yellow. Itong yellow na to. So, yan po yung ating linya sa ating likod ng ating mga amplifier at mixer. And then, yung volume ng ating player, mga ka-video, okay, nasa take. Okay, nandito siya. Ito yung volume ng ating video player. And then, sa MP3, nagpatugtog tayo kanina sa cellphone, gamit natin yung ating Bluetooth. Ayan, kailangan lang natin pindutin itong ating mode para pumunta sa BT or Bluetooth. And then, dapat ito is nakaangat or nakalubog para sa ating MP3. Ayan, kung magpapatugtog tayo ng MP3, kailangan nakalubog to. At ang volume ng ating MP3, nasa 7 and 8. Itong volume natin. MP3. Ang ating master volume, at kanina nag sound check tayo ng ating microphone. Sound check natin itong ating mga microphone input at ito yung ating timpler ito. Ang ating gain nasa alauna or 130. Medyo mataas yung ating gain kasi PL lang yung ating ginamit. Okay? Ang ating EQ sa ating microphone, medyo mababa yung ating low. Ang ating effects or echo, ginamit natin number 16. Yung ating pan, naka-alas 12 lang. And then yung ating volume, naka-alas 2. So yan yung ating volume dito sa ating mga microphone input. Sa ating amplifier, mga ka-video, okay, sa ating 502. Dito sa amplifier na 502, mga ka-video, okay, ito yung ginamit natin pang subwoofer. At ang ating volume, mga alas 6 lang siya. Naka-VCD tayo. At lahat na nandito is nakalubog. Naka-loud na siya at super bass. Ayan. And then, ang ating equalizer dito sa ating bass, syempre, nakapatay yung ating mid at yung ating treble, yung ating high.
base lang yung naka-volume sa atin. Ayan. Naka-alas stress yung ating base. Dahil base lang siya, kaya ang pinas lang natin na equalizer is base at patay yung ating mga high. Okay, ang ating balance, alas 12. At dito naman tayo sa ating Sakura 735. Ang ating volume, halos parehas lang sila ng ating base. Nasa alas 9 lang siya, or alas 10. Okay? And then ang ating EQ rito, mga naka-alas 12 lang, or 11:30. Ang ating base, 11:30. Ang ating treble, alas 12. Ang ating balance, gitna lang siya, mga kabidyo. Okay. And then, naka-hold po tayo. Kahit alin man dito. Live and hold. Okay, depende sa may-ari kung anong gusto niya rito. Ating selector, nakaangat dahil yung ating RCA is nakasaksak sa ating selector A. So, dito tayo sa ating speaker. Dito sa linya na ito, mga kabidyo. Okay, ito yung ating high. Okay. Ang ating high, pwede rin tayong gumamit ng flat wire. Kung sira yung ating speak on, pwede tayo connect rito. Okay? Ito yung ating high, and then ito naman yung linya natin sa subwoofer. Sa ating bass. At dito sa set na ito, mga ka-video, okay, meron tayong dalawang microphone. Ang ating microphone, bouncing microphone, SMC708. Dalawang piraso. At 2 pieces na microphone cord na heavy duty. Okay? So, nakita nyo naman yung laman ng ating speaker. Ating mic, 4 pieces na D8 at dalawang subwoofer sa tikabilang side ng ating speaker. So, dito sa home theater na speaker natin is pang indoor lang po ito, mga kabidyo. Okay? At ang wattage ng ating subwoofer, mga kabidyo, okay, is 450 watts. Okay, nakita nyo naman yung ating speaker na subwoofer at 450 watts. So, yan yung kasama ng set na to. At, syempre, meron po itong kasama na song list o songbook. Okay? At yan po yung kasama ng set na to. At itong set na to, mga kabidyo, okay, is para kay Sir Edison Iglesia ng Quezon City, Manila. Okay, at para sa ating mga kabidyo, okay, natin dyan na magtatanong kung magkano yung total price na inaabot ng set na to. Ang total price po nito is umabot ng 51,000 para sa ating home theater set na video, okay, na pambahay. Okay, umabot siya ng 51,000. At maraming salamat sa tiwala ni Sir Edison Iglesia ng Quezon City, Manila. So, itong gamit na ito, mga kabidyo, okay, is ipapakargo pa natin papuntang Manila. At yun na nga, mga kabidyo, okay, nakita nyo kung paano natin binuo itong ating home theater, ang video, okay, natin. So dito sa set na ito, mga kabidyo, okay, gumamit tayo ng Pioneer Epoxy, yung ating last coating natin, para mas maganda at mas matibay. At ulitin lang natin kung magkano yung total price ng inabot ng set na to. Ang total price po nito is umabot ng 51,000 at dadaling sa Quezon City, Manila. At maraming salamat kay Sir Edison Iglesia sa kanyang tiwala sa atin. Kaya hanggang dito lang, mga kabidyo, okay, sana yung nakatulong ang video natin ngayong araw na to. Para sa ating mga kabidyo, okay natin dyan na gustong bumuo ng home theater na kagaya ng binuo natin ngayong araw na to. Kaya sa mga hindi pa po nagsisubscribe or follow sa ating YouTube channel, kayo na sa ating Facebook page, subscribe na po kayo and notification bell, mga kabidyo, okay, idamay nyo na para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawa mga video. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat at hanggang sa muli. God bless.